Hello guys, ito chika na naman tayo guys. Ito may chika pa ako guys. Eh dito kasi sa Sweden guys, mayroon tinatawag dito na vikarie. Yung vikarie ibig sabihin nun, reliever ka sa mga sino mag-absent na mga yung mga trabahante na regular. So, ikaw tatawagan ka kung pwede ka, ganun. So, yun ang vikaryo. So, ngayon guys, may nagtatanong na bakit yung ibang vikaryo hindi laging tinatawagan? Bakit yung iba, yung parang, kasi may nakilala ako guys na isa siyang reliever nga na nagre-reklamo siya kasi hindi daw siya tinatawagan. Pero yung kaibigan niya na nagtatrabaho na sa vikaryo, asa reliever din, lagi tinatawagan. Bakit hindi siya lagi tinatawagan? O, ganun. So, ang sagot nun is, kasi, hindi ka siguro nagugustuhan dun sa department na pinagtatrabahuan mo. So, ito lang ang tips, guys. Sa mga Pinoy dito sa Sweden, shout out sa inyo, sa mga nagtatrabaho as a reliever, sa vikarye, na ganito lang ang advice ko sa inyo, guys. Pakita kayo ng gilas. Oo, ganun lang yun sa umpisa, guys. Kailangan magpapakita ka na magaling ka. Tapos, huwag ka nang magpautos. Common sense ba? Utak. Masabi niya, utak. So, ganun, guys. So, isa yan sa mga tips na magugustuhan ka sa trabaho. O, syempre, kung may absent ngayon, kung ako ang nag-duty ngayon, tapos ako maghahanap na sinong pwede magtrabaho, syempre, tatawagan ko yung magaling, yung trabaho talaga, hindi yung nakaupo lang na naglalaro ng cellphone. Kasi dito, guys, bawal talaga ang cellphone kapag nag-duty ka, pero depende naman sa nagtatrabaho, kasi minsan, kahit kami gumagamit din naman ng telephone, ng cellphone minsan, pero bawal talaga yan sa trabaho. Pero patago, ganun. Tapos may mga reliever kasi guys na ayun, naka cellphone lang lagi, o ganun. So shout out sa mga Pilipino. Pero alam nyo guys, karamihan dito, pag mga Pinoy, talagang gusto nila guys, kasi maano daw tayo, masayahin, alam nyo na, Zeus. Masayahin tayo, tapos magaling tayo, mabilis, masipag, maalaga. Siyempre naman, sanay tayo sa Pilipinas, diba? Maalaga tayo sa mga matatanda. So, ganun. Yun ang gusto nila talaga, guys. Pero, siguro, ewan ko ba, siguro hindi naman lahat na Pilipino ganun, pero mostly mga Pinoy magagaling. Ganun. Maganda record natin. So, sa mga baguhan dyan or sa mga parating pa lang dito sa Sweden, so ganito talaga dito sa Sweden guys, na ayun, mayroon ditong vikarye, tinatawag na vikarye. Hindi ka talaga mawalan ng trabaho kapag dito ka natitira. Hindi ka talaga mawawalan ng trabaho kasi mayroon tinatawag dito na vikarye, yun na, reliever. So tinatawagan ka kung kailan ka pwede magtrabaho, ganun, kung pwede ka magtrabaho, kung may absent, tatawagan ka. Ayan. So, ganun. Hanggang dito na lang muna, guys.